Hello guys, welcome again sa aking channel. Ngayon, gagawa tayo ng decorative pot. So, meron ako dito mga sample na ginawa ko kahapon. Abstract lang. Yan. From terracotta pot, a plain terracotta pot, to this one. Gusto ko kasing makulay yung aking mga pots sa succulents. So, naisipan kong mag DIY ng pagpapaint ng pot. So, ngayon, idademo ko sa inyo kung paano. And, one more thing. After natin matapos or makapag-paint dito sa pot, isi-seal natin siya. At ang gagamitin natin na pang-seal, once na nag-dry out na yung ating gagawing dekorasyon or sa ating pot, i-sprayhan natin siya ng ornamental sealer. Ito yung ginagamit ko sa aking ibang terracotta pot pag ayaw ko siyang mag-discolor. Yan. Nabibili natin to sa garden shops. Meron ito. So, yan guys. So, ngayon, ang gagawin natin is, eto, idedemo natin ito. Sa maliit na terracotta pot, plain one. At meron din akong DIY before na pot. Ginawa ko to, bumili ako ng molder. This one is made of cement. And this one is made of plaster of Paris. Kung gusto nyo ng madalian, mabilis matuyo, pwede kayong gumawa ng, or gumamit ng plaster of Paris para sa inyong mga DIY pots na gagawin. Mas madali siya, and mas madaling matuyo kesa dito, maghihintay ka ng 1 day to 2 days bago ano mag-dry out. So ayan. So ang gagamitin natin is of course ito, plain terracotta pot, paint brush. Gagamitin tayo ng piece of sponge. Ako nag-DIY lang din, ginamit ko yung panghugas namin sa plato. Pinidaso ko siya into small pieces. Pwede din ang yung platter para sa malaking terracotta pot. Up to you kung gusto niyo. And siyempre, gagamit tayo ng iba-ibang kulay ng acrylic paint. So, ayan. And meron din pala ako dito stencil design. Hindi siya kakasya kasi kasya naman pala. Ayan. Pwede natin itong i-decorate kung gusto natin na may design. Pero ang gagawin ko ngayon is plain lang para dun sa isang itatransfer ko na plant para sa kanya. So, at ito pa pala para sa mga kulay. Okay. So, ngayon, gagawin natin is naglalagay na tayo ng mga kulay. Ano ba ang kulay ang gusto ko? So, ito na lang. Lilac. Gagamitin ko. Yan. Then, nalagyan natin din ng yellow. Kasi madami pala kung pat na gagawin. And blue. Red na din. Lahat. So, ayan. Nabili ko pala ito sa school supply. Meron ito. So, let's start, guys. So, ang una ko munang ipipaint is yung loob niya. Para hindi time. Pero hindi ko siya ipipaint ng buo. As in, yung ano lang, makikita lang sa labas. So, normally, pag brush talaga ang ginagamit is meron siyang strand pag first coat. Magkakaroon siya ng strand. Hindi siya pa muna, ano, magiging dark. So, yan. Dito muna tayo sa part na mahawakan ko siya. I-wait natin mag-dry, tapos second coating tayo. And same dito sa ating platter. Hanggang na natin yung tawag. Outer part muna tayo maglalagay. So, purple, ang gagawin ko is yellow. Hindi ko na pe-paint yung dito kasi nasa ilalim naman siya pag once natin run over natin siya. So, hindi naman makikita.
kasi yung mga pots ko sa taas, sa mga succulents ko, mga plain white. So ngayon, ang balak ko naman is colorful na mga pots sa isang stand na paglalagyan ko naman ng mga succulents ko. Kaya, eto, nagpe-paint tayo. Maggagawa na lang tayo ng DIY. Mas mura kasi, makakatipid ka, then, yung gusto mo talaga yung kulay yung mabibili, mailalagay mo. Kasi yung terracotta dito, makakabili ka ng isa for a dollar. Ganitong size. $1 lang siya. Sa ganitong size naman, 2 for 280. And sa ganito, 3, 280 din. So, okay lang din, diba? So, ikaw na rin lang ang magdi-design. So, ayan. Wait natin matuyo siya. Then, itong isa. Yung made of plaster of Paris. Gagamitin ko sa kanya is blue. Okay lang na hindi pa pulido sa first coating natin. Natural lang siya. So, mag-second coat tayo and third coat if possible. Na gusto niyo ma-start. Oops. Ito dries 10 minutes. So, after 10 minutes, pwede na natin siyang lagyan ng second coating. Yeah. Wait natin siya mag-dry ulit. And ito naman, mga building blocks. Gawin ko is, ano ba maganda? Meron na tayong lilac, blue, yellow, and try natin tong, oops, sana. Try natin tong, red. Mag-red tayo. Red sa mga building, parang masyadong loud. So, white na lang. Liit pa lang yung brush ko. So, dahil ang liit yung isa kong brush na available, pwede tayong gumamit ng sponge. Ito. Dip lang. Then. Pwede ding i-ano lang. Patsi-patsi lang. Ganyan. Itatap mo lang. Pag sponge ang gamit, unang apply mo pa lang, pulito na siya. May pag, ano na siya. Talagang nakocover na niya lahat ng surface. Pero yung mga may mga kailangang i-ano ng maliit na brush, yun ang gagamitin natin mamaya. Para pati yung kasuluk-sulukan nung pot, malagyan. So, hindi ko rin lalagyan yung ilalim kasi hindi naman siya makikita. Same as loob. So, more on sa sides lang tayo and sa top. Ayan. So, konting retouch lang doon sa mga loob gamit ang small paintbrush. Hindi siya makikita. Tara. Kita. Oops.
So ayan. Ano na natin? Mga sulok-sulok. Dito pa pala sa side. Ayan. So hintayin natin 'tong matuyo. Then, meron na akong ginawa kahapon na first coat. Ito. So, tuyo na siya. Then, dadagdagan na lang natin siya ng another coat pa para sa last touch niya. So, red ito. Ito palang ginagamit ko na paint. Okay lang na ma-anuhan kayo. Malagyan kayo sa kamay ng konti. Nahuhugas siya ng cold water. Or pwede rin kayo gumamit ng gloves, disposable gloves, para safe yung kamay niyo. Hindi kayo malalagyan ng paint. Ako naman, gusto kong maging dirty yung kamay ko pag gumagawa ko ng mga ganito. Para feel na feel ko talaga na pinagpaguro, ginawa ko talaga siya. Dito, pwede rin kayo gumamit ng sponge kung gusto nyo yung ano, walang line ng brush. Yan, gagamitan nyo siya ng sponge. Pwede din. So, yan. Set aside din natin para patuyuin. Then, same nito. Ginawa ko. So, ang gagawin ko na lang is lalagyan ko siya ng paint sa loob. Dito lang sa tip niya. Sa lips. Outer part. Para may kulay pa rin yung outer part niya pag lalagyan na natin ang tenema. Oopsie. Okay lang na hindi pulido, kasi matatakpan naman yung ibang part nito. Any design na maisipan nyo is pwedeng pwede. Kanya-kanyang trip ng design. Yan. Yan. So, ano natin din yung blue part. May purple na lang. Sama. And yung red na part. Natin yung sabi. Oh, may libre sa ng ating kapitbahay. Pinatay. So, yan na. So, eto, tapos na natin. Eto na yung design ko. Yan. So, makulay na ang ating plain na terracotta pot. Same din itong isa. Kinawa ko siya rin kahapon. So, tuyo na to. Konting dark na lang sa lip part. Lid na part. Yan. Again, inulit ko. No need nang i-paint pati yung loob. Kasi lalagyan na natin naman siya ng soil. So, hindi na rin makikita yan. So, no worries. Yan. So, ang ginagawa ko ngayon is retouch na lang. Yan. So, okay na. And I have also here, ginawa ko rin siya kagabi, and konting top na lang para ma-coveran ko kasi nag-change ako ng mind. Yellow sana to, so sabi ko ang dami ko ng kulay yellow na pot, so ang ginawa ko is tinakpan ko siya ng lilac na color. So ngayon tatakpan natin siya ng ano, gagamit na tayo ng sponge para dito. Para cover na siya.
Yan, diba? So, sa akin parang mas madali yung gamitin yung sponge, yung foam, pag magpipaint kayo. Yan. Kasi, mabilis siyang makakover ng parts na gusto nating tapan. O, tingnan niya. Mas okay siya. Kesa sa brush. Para sa akin. So, kung saan kayo mas komportable, yan. Yan ang gawin niya. So, ako mas feeling ko, mas okay ako sa sponge. Sa foam, na pang paint sa pot. Yan. So, okay na siya. Okay na ako ng kulay. Happy na ako. Light purple, lilac. Okay na siya. So, hintayin na lang natin din itong matuyo. So, ayan. Balikan natin itong maliit. Kanina, tuyo na siya. So, pwede na natin itong lagyan ulit. Or kung ayaw niyong gumamit ng brush, sabi ko nga, pwede yung foam. Ayan. So, diba, ayan. Hindi pa siya masyadong natatakpan. So, itry natin yung foam if may difference pag yung nagagamitin natin. Laking diferensya talaga. So, pag foam ang ginamit natin, talagang na-cover na niya lahat. Ayan, no? Ang ganda. Tatap mo lang. Tap, 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 tap. Ayan. Okay na siya. Ayan. Mas okay siya at mas pulido kesa sa brush na gamit. Diba? So, ayan. Patutuyin natin ulit. Then, dito na tayo magpipaint later. So, then. Ulitin ko lang yun. So, ngayon, assume na tayo na tapos ko na lahat kasi mag-ano din naman, ganun din naman ang mangyayari is to cover. Ang gagawin na natin ngayon is set aside na natin yung mga brush. Ito na. Gagamitin na natin tong sealant. Ornamental sealant. Ang purpose nito is para maprotektahan natin yung paint at hindi magdi-discolor pag tumagal na. Kasi yung terracotta pot, nag-absorb siya ng moisture, mabilis mag-evaporate yung water niya kasi nga sa quality ng terracotta. So ngayon, kung ayaw nating mag-discolor tulad nito, tingin ko sa inyo yung sample, eto, hindi ko siya trinit ng sealant. So, ang nangyari is, meron siyang mga white spots, mapa-mapa, ayan. Hindi na siya as clear as nung bago. Yung bang walang gantong mga patche-patche. So, ayan. Yan ang mangyayari. Magiging rustic siya na itsura. Pero ang iba, mas gusto rin ng ganito. Parang old, antique na nga yung tignan. So, ayan. Matagal na rin to. Kaya nagkaroon na siya ng ganyan. So, yung mga terracotta, pinipaint natin ngayon is gagamitin ko sa succulent. So, ayaw ko siyang may mga ganito. Gusto ko even lang siya na plain or na paint nga na hindi magdi-discolor as same as this one. So, ayan. Sisil na natin siya. So, ngayon, eto na. I-spray lang natin siya. Make sure na nalagyan lahat ng part. So, wait tayo ng 3 to 5 minutes. Pag natuyo na to, iwa-wipe natin ng cloth. Ayan. So, ayan guys. After 5 minutes, tuyo na. Pupunasin na natin. Pupunasin na natin. Para. Ayan. So, ayan. Na-treat na natin ng sealant. At hindi na tayo mag-worry na magkakaroon siya ng mga patche-patche, white spots, pag tumagal na ang ating pot. So, ayan. Ready na to para lagyan ng plant for the next 24 hours. Hihintayin pa natin to tatagang totaling matuyo for one day. So, that's all for today, guys. Eto na siya. And yung iba, kukontinue ko na lang. So, ayan. From plain terracotta pot to a colorful one or any color na gusto nyo. So, ayan, guys. Thank you for watching. And please, don't forget to like, subscribe, and share my YouTube channel for more videos. See ya. Bye.